sa lahat po ng kaibigan ko all over the globe and sa pamilya po sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Gusto ko lang pong, sa araw po na ito, gusto ko lang pong mag-share ng kwentong OFW. Bakit nga ba ang isang OFW ay hilig magpadala or mag-send ng package sa Pilipinas? Iyan po, makakarelate po sa akin lahat ng mga OFW all over the globe sa kwentong ito. Ito po ang kwento ng isang OFW. Kung bakit po kami nagsisend ng big boxes sa Pilipinas, it's because nakaka-receive din po kami ng blessing from our employers. And syempre po, sa opinion ko po, mas minsan po kasi pag may mga sales dito sa pag may sale dito sa Israel, nakakamura po kami. Iyon po yung reason kung bakit din po hilig namin mag-send ng mga big boxes sa Pilipinas. Kasama na po yung bigay na blessing ng employer, kagaya po ng mga sapatos, ng mga damit, at kung ano-ano pa pong naibibigay din po sa aming blessing. So, isinishare din po namin yon sa aming kapamilya sa Pilipinas, sa mga kaibigan at na nangangailangan po ng tulong. Dito rin po, ituloy din po ang kasayahan ko, makatulong sa pamilya ko, makatulong sa mga kaibigan ko at sa nangangailangan po ng tulong na pwede ko rin pong i-share yung blessing ko sa kanila. So, unang-una po, ang kakailanganin po sa pagbuo ng box, syempre kailangan po natin ng manapakalaking box, katulad po nito, na box na ito. Balikbayan po, balikbayan box po ang tawag ng dito. And syempre kailangan din po ng malaking tape. Dalawang klaseng tape po ang ginagamit ko. And syempre gunting po. So pag sa pagbuo po ng box, kailangan po talagang ayusin sa loob. Tapos kailangan pong lagyan ng tape. Kailangan pong lagyan ng tape yung box. Kagaya po niyan, ang ginawa ko. Nilagyan ko po muna siya ng tape sa ilalim, makapal pong tape. Tapos po dito palibot, nilalagyan ko po talaga siya ng tape. Tapos sa loob, bago ko po siya lagyan ng gamit, nilalagyan ko din po siya ng tape. Ayan. Actually po itong box kong pong ito halos puno na. Nagawa ko na po, naayos ko na po, hindi ko na po sa inyo naipakita kung paano ko ito sinimulan. Dahil nakalimutan ko po talaga siyang videohan para ma-vlog ko. Ngayon ko lang po talaga naisip dahil may nagsuggest din po sa akin na i-vlog ko itong ginagawa kong ito. So halos puno na po siya. Actually po nakapagbuo na po ako ng isang box. Ayan po, ready na po to pick up. And ready na pong i-send sa Pilipinas. Ang mga laman po nito ay mga damit, sapatos at kung ano-ano pang gamit. Ito naman po ganun din. Ang iba po dito ay bigay po ng employer ko. And yung karamihan po dito sa ibabaw ay mga grocery po na nabili ko dahil nagkaroon po ng sale nung holiday. Napakamura po. Kaya po nagtsatsaga po talaga akong mag-pack ng mga ganitong package. At konting grocery po para sa pamilya ko kasi nagkaroon po ng crisis sa buong mundo. And kakailanganin din po ng family ko ng tulong. So, ito na po yung pinakatulong na maibibigay ko para po sa mga kapatid ko din sa pamilya ko sa Pilipinas. At kung sino pa pong nangangailangan ng tulong na pa pwede pong pagbigyan. So, ayan po. Sana po meron pong ako may ibahaging maganda sa inyo sa araw na ito. At sana po yung mga ibang hindi po nagbabox, magkaroon po ng idea para makapagpadala din po sila at makatulong sa kanilang pamilya. So, actually, karamihan po talagang OFW ay nagpapadala ng big boxes sa Pilipinas. At lahat po, ang karamihan po ay makaka-relate dito sa ginagawa kong ito. So, maraming salamat po at gagawin ko po, papakita ko po sa inyo kung paano ko sinisecure yung mga pinapadala ko sa Pilipinas para po just in case po na, you know, hindi po natin alam, hindi po masisira yung laman ng loob at hindi po siya mabasag-basag. So, sinisecure ko po talaga siya ng maayos at tinitapan ko lahat at pinabalot ko ng plastic ang mga gamit na pinapadala ko sa Pilipinas. I-share ko po sa inyo.
go down. Take my hand and find expression in the silence. Ay, gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung paano po namin sinisecure yung mga pinapadala naming groceries or baggage po sa Pilipinas. Katulad po nito, for example, magpapadala po ako ng ganito kasi nag-save po siya, mas mura po siya. Sisecure ko lang po, kahit na po may sara po siya sa loob, meron pong, ayan, sarado po siya sa loob. Ang ginagawa ko po dito, sinisecure ko pa rin po siya, nilalagyan ko po siya ng tape para po sigurado po na ano man ang mayari, hindi po magbubukas, hindi po mabubuksan ang bottle na ito. Ito po siya, paano po ginagawa, nilalagyan ko po siya ng tape. Ayan, ganyan po yung ginagawa ko sa mga pinapadala kong bottle. Pasensya na po sa ingay. Medyo maingay. Ayan. Sisecure ko po siya ng pagsasara ulit ng tape ng takip. Ayan. Ganyan po siya. Para po sigurado na talagang kahit po maipit siya, hindi po siya mabubuksan at hindi siya puputok. Ganyan po ang ginagawa ko sa lahat ng pinapadala ko sa Pilipinas. Sinisecure ko po talaga siya ng maayos. Tapos kagaya po, for example, ng mga pasta, nakabalot na po siya sa plastic, still, lalagyan ko pa rin po siya ng plastic. Ibabalot ko po siya sa plastic at lalagyan ko po siya ng tape. So, hindi po madali mag-send ng package sa Pilipinas. Talagang sisiguraduhin po namin na yung makaka-receive noon ay buo pa rin po ang aming mga pinadala. Diba po, mas masarap ang pakiramdam na pagdating po ng box sa Pilipinas ay mapapasaya mo po ang iyong pamilya. Dahil iyon lang din po ang kasayahan ko, ang kaligayahan ko, makatulong po ako. Even though hindi po talaga sila humihingi sa akin, hindi po sila humihingi sa akin ng tulong, hindi po sila humihingi ng kung ano-ano. Promise, hindi po. Ako po mismo ang nagkukusa na magbigay. Kahit sa ang pamilya ko po, sinasabihan po ako na huwag kang magpadala. Huwag ka na magpadala. Ipunin mo na lang yung pera mo. Pero sa totoo lang po talaga, hindi ko po sila matitiis. Dahil kung ako po, sa palagay ko, blessed ako, sinishare ko po yung blessing. Iyon po talaga yung mission ko. At talagang sa puso ko po, talagang may compassion po talaga ako. Especially sa pamilya ko. May talagang ugali na po talaga siguro yan ng bawat Pilipino na hindi po talaga matitiis ang pamilya kahit po hindi sila nahingi at hindi sila nahingi ng tulong. Alam ko po bawat Pilipino, bawat OFW, ganyan po ang laman ng puso para maibahagi din po yung blessing na nare-receive natin sa ating mga kapamilya. So yan po, ayos na po siya. So ipapakita ko din po sa inyo yung mga na-prepare ko na ibalot ko na po kasi nga po, yun nga po, nagawa ko na po talaga ito. Kunti nilang po ang ipupuno ko sa box ko. Kagaya po nito, halos 50% off po yung coffee na ito. Ayan po siya. Secured na secured po yung coffee. Pero po ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa rin po siya ng plastic palibot dito sa takip. Ganyan po yung ginagawa ko para mas lalong secure po siya. And also ito po, may padala din po ako ng chocolate para sa pamangkin ko. Ganito rin po yung ginagawa ko. Nilalagay ko po siya sa box. Tapos sinisecure ko pa rin po siya ng tape palibot. Para po hindi siya madurog o hindi po ma-damage. Sa dami po ng laman kasi ng box, ay sama-sama dyan. Tapos sa pag-send po nito, isiship po ito, sa barko po ito isasakay. So, secure po ang ating groceries sa loob. Lahat po ng pinapadala sa Pilipinas. And ito rin po, katulad po nito, wala nito sa Pilipinas. Nagpapadala din po ako nito.
popcorn. Paborito po ng mga nanonood ng sine at nanonood po ng TV sa bahay. Pag nanonood po ng movie, ito po paboritong papakainan ng karamihan sa atin. So, iyan po. Nakabox na po siya. Sinisecure ko din po siya. Pinabalot ko ulit sa plastic at nilalagyan ko po ulit ng scotch tape. Ayan. Ganyan po siya. And ito po, hindi nyo mapapansin. Pasta po ito na panlagay sa soup. Ayan po. Balot na balot din po. So, hindi po ganun katali. Ganito po ang ginagawa ko. Ewan ko po sa iba kung ganito rin ang ginagawa. Pero ito po yung talagang ginagawa ko sa lahat ng pinapadala ko sa Pilipinas. Ito po. Mahilig din pong magtanim ng mga gulay ang mga kapatid ko. So, bumili din po ako ng mga seeds kasi iba po yung klase ng gulay dito sa Israel. Kagaya po nito, pipino. Halos wala po siyang buto sa loob pag kinain mo po. So, masarap po siyang kainin. Sa Pilipinas po kasi, mabuto ang pipino. Kaya, ayun, naisipan ko rin pong bumili. Request doon ng kapatid ko na kung pwede ako magpadala ng mga seeds. Since mahilig po talaga sila magtanim sa bakura namin. So, kung makikita mo siguro nyo po sa mga post ko. Tapos, ito po yung talong. Ang lalaki po ng talong dito sa Israel. Sobra na amazed po ako nung bago po ako dito. Sobrang lalaki ng mga prutas dito at ng gulay. Nakaka-amaze po talaga. So, bumili din po ako. Pati mga ano po dito. Karamihan po actually mga gulay dito. Pati bell pepper. Sobrang lalaki din po dito sa Israel. Ayan. Tapos, ayan po. May binili din akong cherry tomato. Papadala ko din. Para masaya sila. Pag binuksan nila yung box, eh, masaya po sila. At may maitatanim sila at may makukuha po silang kabakuran ng mga gulay. Hindi na po bibilihin. Malaking tipid na po yun. So, mahal po minsan sa Pilipinas, lalo na ngayong nagkaroon po ng crisis. Eh, sobrang mahal po ng mga gulay sa atin sa Pilipinas. So, ito po, ayusin ko po ito lahat po dito sa box. Nag-ano din po ako. Pang baking needs, meron din po. So, maisisend ko rin po sa kanila. Actually, hindi po sila nahingi. Ulitin ko, hindi po sila nahingi. Pero, kagustuhan ko po ito para makatulong. Dahil dito lang po ako masaya. Kinagawa kong ito. Hindi niyo. Meron din po akong ipapadalawang mahiwagang box. Ayan po nakasulat mahiwagang baul. Ang mahiwagang baul. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon mga kapatid ko at pamilya ko sa mahiwagang baul na ito at kung ano po nga ba ang laman nito. Hopefully po matuwa ang pamilya ko dito.